Hey guys, what's up? Welcome back. Samahan nyo dito ako sa isa na namang content at marami po tayong ipakikita ang mga coins sa inyo ngayon. At hindi po basta-basta mga coins ito. At yung magiging main topic po natin dito ay yun po, yung talagang masasabi natin mayroong mga value. At syempre, paalala ko lang mamaya, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell. At paki-share na rin po ang ating mga videos. Okay, simulan natin kay Sergio A. Salvador Jr. Yan ang kanyang coin. Kabarya, masasabi bang error ito? Walang letter S. Naging Pilipina na lang yung Pilipinas. 20 peso coin. New generation coin. Merong araw doon ang pinakikita niya na wala nga yung S. Pilipina na lang. Error po ito. Ayan o. Nga lang, hindi masyadong masasabi natin talagang error coin na magkakaroon ng magandang value. Kasi minor error lamang yung mga ganito. At hindi din masyadong magkaka-interest yung mga coin collector dito. Pero ikaw po, no? Ikaw po mag-decide kung gusto mong i-collect yan. Karapatan mo naman po yung itago. Kahit man siguro ako makakuha nito, sa akin okay ito. Dadagdag ko po ito sa aking mga koleksyon. Lalong-lalo na tayo naman po ang nakakaintindi, no? Kung binibigyan natin yan ng halaga. Sumunod na coin ay kay Christian Gamis Castillo. Ito ang kanyang 1 piso BSP series coin. At kung makikita nyo na agad, meron doon highlighted na bilog. Yung nagkaroon po ng extra metal chips doon sa baba ni Jose Rizal, no? Yung mga ganyang error coin po ay napaka-common na lang ngayon yung mga bumubukol na ganyan, mga extra die chip error. Pero kung maganda pa naman yung kondisyon ng itong 1 piso mo, pwede naman nating itago yan tulad din na sinabi ko kanina, no? Tayo po ang magdidesisyon yan. Next, kay Roy Flores Idol, pakilatis naman tong coin ko. Hindi naman siya sunog, tas yung reverse niya lubog. Pa-content na rin, Idol. By the way, ano to, E720 po niyo po yung video. Ayan, hindi ko masyado nuggets yun. Tingnan natin yung iyong coin. Puro error coin na naman na yung ating mga pinakikita. Ayan, pinakikita niya yung side. No? Parang lubog nga yung reverse niya. Oh. Pansinin niyo guys. So, lubog siya. No? Para siyang pinukpok ng martilyo sa gitna. Pero sa tingin ko, hindi naman po pinukpok yun ng martilyo. Kasi sa kanyang yung overs nitong barya nito, makikita niyo, ay error nga. Ayan, oh, error coin po ito. At papasok ito doon sa die adjustment strike error. So ayan ang iyong coin, Roy, no? Ayan, pwedeng i-collect. Nga lang di natin sure kung meron nga mga collectors na gustong bibili ng mga gantong error coins. Depende yan. Kung gusto natin ibenta, i-listing lang natin sa aking page, sa May Kalimay Online Facebook page. Free po ang mag-listing doon kung gusto nyo po magbenta. At free din kung meron po kayong gustong bilihin doon, nakipag-transaction lang po kayo sa aking Kalimay Online Facebook page. Ayan. So okay din ang iyong 5 piso. Next, Eforma Brass Duong. Ito din. Meron din siya pinakikita. So 2005 BSP. Medyo makapal, ano? Sa kilatis ko dito sa 5 piso mo ay struck true grease error. Ayan, no? Iba-iba nagiging itsura ng mga strap true grease error. Ayan yung kanyang reverse. So, ganun din. No? Makikita mo naman sa surface na para siyang magaspang. Ayan. So, okay din itong 2005 mo. Collectibles ito. Ayan, pag-iingatan nyo. No? Medyo makapal din. So, try mong timbangin ito. Siguradong mabigat yan kasi masyado siyang makapal. Sumunod kay Albert Sophia Lauren. Error coin po ba ito? 1995. Error yan kasi doon sa may leeg niya na wala yung linya ng leeg, no? So, die adjustment strike error din ito. Nga lang, minimal lang yung pagka-error nito at hindi din masyadong mapapansin. No? Pero itong isang year 2005 mo, okay itong error mo. No? Debris error ito na nagmukhang bigote na naging parang Mr. Suave, si Emilio Aguinaldo, di ba? Yan, no? Parang naging siyang si Juan Luna, no? Yung bigote na paganyan. Diba? Okay itong pero sana, no?
baka meron ka pong video, pwede po bang send ka uli ng video sa page natin. Tignan natin kung gaano kaganda itong Debris error mo na nagmukhang bigote. Yeah, si Emilio, pinalitan ni Juan Luna. Next, Jerry Box. Gandang gabi po, sir. Error po ba ito? Salamat, idol. Salamat din sa pagbahagi. 2004, 5 piso. Yun, no? Meron doong linya, no? Ayan. Error coin po ito, Jerry, no? Ayan, at medyo maganda pa yung condition ng barya mo, no? Sumunod kayo, Sineri. Sir, good day. Meron ako 5 piso, 2001, off center. Pakisama naman sa caption mo. Salamat. God bless. At ito po, naisama ko na sa content, no? Hindi nga lang sa caption, ano? Yan. Alam na natin kapag yung mga barya, nilagyan ng lastic ko ng ganyan, ano? Hindi po siya off-center. Ang tawag po sa error coin mo ay rotated die error. Ayan, at 5% ano siya, ano? Rotated. 5% lang yung pagkakabalagbag niya, ano? Ayan, no? Tingnan mo. Maganda ang value kapag at least mga 45%, di ba? Mga 30% or yung 360 degrees rotated eye error. Yun ang maganda ang value. At siguradong kahit ako kapag gano'n ang error coins mo, no, yung 360 degrees rotated eye error, gusto ko pong bilhin yung mga gano'n. Kaya no, pag meron tayong tinatanong na gano'n, eh, ayaw na lang ibenta. No? Sumunod sa iyo ulit. Sir, good day po. Meron ako 25 cent 2014. Off center, may presyo na po ba yan? Salamat. Again, God bless. At pasabi mo, alam siya pareho, hito ng 5 piso mo, eh, no? Rotated die error din siya, no? 25 cent. Kung pag-uusapan natin ang value nito, gantong mga kadalasin palit ng mga collector sa gantong error ko ay mga 20 pesos lang. Tapos, tingnan natin yung kanyang reverse, kung ilang porsyento yung pagkakaikot niya. So, 45% yung angulo. Ayan, no, pantay na pantay, oh, guys. Oh. Okay ito. Kaya nga lang, hindi ganun kataas pag pinapalitan ng mga collectors. Mga 20 pesos lang. Kaya ikaw po mag-decide kung i-collect mo na lang dyan or ilalako mo po. Guys, no. Sumunod, ito yung isang grabe itong piso na ito. 2010, no. Parang mo nagtinamaan ng ipo-ipo sa gitna. Eh, no? May kikita mo yun, nawala na yung portrait ni Jose Saldito at yung mga pangalan niya. Yan, no? Kitang-kita naman, guys, na ito po ay error coins. Diba? Ayan. So, napakagandang i-collect. At maganda rin sana kung nakuha mo ito ng uncirculated condition, you know? Ayan, mukhang napasapasahan na rin. Kaya hindi na masyadong gano'n kaganda ang condition. Pero collectibles po itong 1 piso mo. At ganun din sa kanyang reverse. Diba? Tingnan mo. Itong coin ni Joel Shisho at ang error coin, tawag po dito sa error coin na ito ay die adjustment strike. So, nagiging familiar na po kayo sa mga grease error, die adjustment strike error, kasi ayan po yung kadalasan nating naipakikita. Kay Ismael Uga naman, 10 piso BSP and 1 piso BSP. Ayan, ang kanyang 10 piso, ito yung ating nasa title, no, sa caption. 2006, 10 piso by Metallic. Tingnan nyo, guys. Dahil sa kanyang error, eh, nagmukhang luma. Pero hindi po ito masyadong umikot. Kasi mapapansin nyo naman, mukha lang siyang luma. Pero wala siyang halos mga gasgas. Kasi ang error coin po na ito ay tinatawag na struck through grease error din po. Ayan, oh. Kita mo yung pinakagitna niya, yung center niya na bronze. No? Part, no? Parang kala mo eh... yung tawag nito yung naaagnas, no, yung, kasi yan yung mga grease error, eh, yung katangian ng mga grease error. At ganun din sa kanyang reverse, nakita mo, no? So magandang i-collect ito, pwede ring ibenta ito. At yung 1 piso mo, ayan, no, ganun din. Ano ba to, 1996 at walang mint mark, no. Meron kasi yung mga 1996 na walang mint mark, eh. Ganon din sa kanyang reverse. At ang error mo ay structure grease error din po. So ayun na po ang kabuuan ating mga content. Salamat sa mga nag-share. Huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe. God bless po sa inyo lahat.